Bumaba ang ranking ng may tinuturing na pinakamagagaling na universidad sa Pilipinas sa pinakabagong listahan ng top 300 universities sa Asia na inilabas ng isang international research organization. May report si Lay Alvis. Ang Hong Kong University of Science and Technology ang top university sa Asia sa 2012 QS Asian University Ranking. 300 universidad ang pasok sa listahan. Nangunguna ang mga universidad sa bansang China, Singapore, Japan at South Korea. Pasok pa rin sa top 300 universities ang ilang universidad sa Pilipinas. Pero ang ranking ng mga universidad na ito bumaba kumpara noong nakarang taon. Ang University of the Philippines mula 62nd place nasa 68th na ngayon. Ang Ateneo de Manila University mula sa 65th noong nakarang taon nasa 86th na ngayon. Mas malaki naman ang ibinaba ng ranking ng De La Salle University na mula 107th ay bumaba sa 142nd. Pinakamalaki naman ang ibinaba ng University of Santo Tomas mula 104th ay bumaba sa 148th place. Kasama sa criteria ng ranking ang academic reputation, employer reputation, faculty-student ratio, internationalization at mga research. Ayon sa UP, mataas sila sa academic reputation pero mababa halimbawa sa faculty-student ratio at researches. Ang dalawang ito, budget-related daw. Sa 17 billion pesos kasi nahiling nilang budget para sa isang taon, nasa 5 billion lang ang ibinibigay sa kanila ng gobyerno. So there's a direct correlation between the funding or the subsidy of government to UP and the ranking. For example, faculty-student ratio. The internationally accepted norm is one faculty for 10 students. The university as a whole is 1:16, 1:17. Now, how do you correct that? You have to hire more teachers so that the ratio improves and the ranking will improve. But UP cannot do that at the levels of public subsidy it is getting now. So some can be cured by increased public subsidy, others can be cured by the university internally. Mababa rin ang nakuha nilang marka sa internationalization o ang pagkakaroon ng mga banyagang faculty members at mga estudyante. Paliwanag naman ng Ateneo, wala naman halos pagkakaiba ang kanilang mga datos noong isang taon sa kasalukuyang taon. Sadyang marami lang daw na ibang universidad sa Asia ang humabol. I think the main reason why we slipped is because many parang universities from like other mostly first world countries have caught up. If I counted, I think the ones that overtook us, there was about 20 universities were probably coming from Taiwan, Korea, China. Sa larangan naman ng research, marami raw talagang malalaking universidad sa Asia ang mas maraming research kumpara sa mga Philippine universities. Pasok din sa top 300 sa ikalawang pagkakataon ang University of Southeastern Philippines sa Davao. Pero hindi nakalagay ang ranking ng USEP dahil yung mga nasa top 150 lamang ang may ranking. Malaking karangalan daw para sa University of Southeastern Philippines ang makapasok sa listahan at mapabilang sa mga naglalakihang universidad sa Asia. Lay Alvis, GMA News.